Hello, good morning. Magandang araw po sa inyo, mga sulibay. Sa kasalukuya po ay nandito na naman po tayo sa bukid. At kung saan itong nakikita nyo sa ating likuran ay tinatraktor po nila o kinukuliglig using this plow para maararo itong bukid. Sapagkat itong area na ito po ay mabato. So ito po, ang area na to ay sa Balantas, dito pa rin sa Barangay Tubo-Tubo South, sa aming bayan, sa Santa Cruz, Zambales. Ako po yung magtatanim dito, mga sulibay. Kanya po ipinapakuliglig ko siya pag inaararo. At hindi pwede dito na yung rotavator ang gamitin, sapagkat mabubungi o masisira o magkakaroon po ng kumbaga deformity yung blade ng rotavator. So ginagamitan po ito ng disc plow, sapagkat sabi ko nga maraming bato. So anyway, mga sulibay, ito na naman po ay isang lugar, isang area. Tapos na po tayo dun sa kabilang area kung saan malawak-lawak yon. So ito ngayon ay mag-uumpisa na naman po tayo dito. So kasalukuyan ay kinukuliglig pa lamang po. Ayan. So hindi pwedeng mabilisan ang ating gagawin na pag-aararo nila, dahil sabi ko nga napakaraming bato. So ayan po, mga sulibay, no? Medyo dahan-dahan lamang po yung pag-usad, sapagkat sabi ko nga kanina na maraming bato o may halong bato itong bukid na ito. So kailangan din pong ingatan natin yung disc plow na nakakabit doon sa kuliglig upang o sa tractor, upang hindi po masira. Ayan. So may ilang bahagi pa po ang natitira dito, mga sulibay. Ayan. So hopefully na matapos na siya ngayong araw na ito. At yung pong nagkukuliglig dito, mga kasulibay, is si Jomar Pascua. Sila po. Ayan, nagpapahinga muna kasi siya yung operator kanina. So medyo mainit din ng panahon, mga sulibay. So pinalitan siya ng kanyang kasama. Relyebo po sila. So tutunguhin ko muna ito, mga sulibay, itong natapos na nila. Medyo dahan-dahan lamang po ang ating paglalakad, sapagkat medyo madawag ng konti at minsan ay naapakan natin ay maputik. Ayan. So ito po ay medyo late tayong kumilos dito, dahil nga nakakonsentrate tayo dun sa kabila. So natapos lamang po tayo dun nung isang araw, nung July 2. So ngayon ay July 4. Ito, nadali na pala dito, natapos na. Ayan. Kasi nag-umpisa po sila rito mag araro kahapon. So hindi tayo nakapunta rito. At yung pong aking
ipag o aking yung isa kong kapatid ang nag-asikaso sa kanila sa mga nanguliglig, no? Ito tapos na. Well, dito maganda yung location dito. Mga punong duhat, may punong auri ba yun? O yun. O tapos ito punong duhat pa rin. At yung bandang pagitan niyan ay plano kong lagyan ng kubo upang mayroong mapagpahingahan pag dadalaw po dito. Wala pa rin pagbabago mga kasulibay itong lugar na ito. Kasi po nung mga bata pa kami, dito po talaga kami nakatira. Ayan, kung nakita nyo yung maraming puno na yan, mga mangga po yan, mangga at duhat. Dyan sa party na yan, nandyan sa loob, may bahay po dyan, yung aming matandang bahay, yung lumang bahay. Yun. At kami mga bata pa noon, kami ay naglalaro dito sa bukid na to nung araw, mga kasulibay. Yun. So abot na po hanggang dito. Tutunguhin natin hanggang doon sa may hangganan, sa may boundary. Yo, kakahuyan po dito mga sulibay. Yan po. Lilinisin ko yan, papalinis ko dyan at magtatayo ako ng kubo. At ito ay nakita kong bakante na naman. Ito ay plano kong taniman ng puno na siyang pakikinabangan. Halimbawa ay saging. Ayan. At mga kalamansi. Oh, sayang po ang mga bakanting lupa. So tuloy po tayo sa pagtungo dito sa may ilaga upang ilagang bahagi upang makita itong hangganan na kanilang naararo na. Oh, ang daming puno talaga, oh. Ayan. Nung araw po talaga ito, hindi naman ganito kasukal, hindi naman ganito karaming puno. Dahil kumbaga ito ay nagagawa pang lagyan ng kalabaw o baka, ginagawang pastulan. Ito ay ngayon ay napakaraming kahoy. Siguro ngayon makakapag matututukan natin ito, babawasan po natin ang mga kahoy na yan at lalagyan natin ang mga makabuluhang kahoy. Yung ilalagay po natin dyan mga sulibay ay yung gimelina o kaya ay nara kasi po dyan sa kabila ay tutunguhin po natin. Nandyan po yung boundary namin dito sa may silang ang bahagi. Mayroon pong kanal dito na siyang nagsisilbing daluyan ng tubig na siyang susupply sa mga bukirin sa may bandang sila, hilaga. Ayan, sakop pa po namin ito. Ito, makahoy, tataas ng mga punong kahoy. Ayan. Ayan, ito na ang tubig. So, ito na yung kanal. Ayan. Wow, ayan. Ito po ang pinaka boundary ng aming lupain dito sa may Sitio Balantas, Barangay Tubo-Tubo South. So, ayan. Dadaan po dito. Pababa ang tubig na yan. Yung iba, mayroong dito. Ayan. So, ito po ang katunayan ng hangganan ng aming sakop na lupa. Mayroong pong muhon. Ayan. Ayan po. So, dito yung muhon. Hanggang dyan. Sa kabila po niyan, hindi na namin pag-aari. Kabila po dito, hindi na namin pag-aari. So, dito lamang po. Pag ganun. Ayun. So, dito may kanal din pala papasok, palabas doon. Sapagkat dito ay napakaraming bukirin sa may hilagang bahagi. Ayun. Ayan.
Ayan, banda doon. Dito po, ayan. Oh, napakalawak pa ng bukid rin dito sa may bandang ibaba. So, ayan. Ayan, maraming magubat po, no? Pero yun, napakaganda. Masyadong kumbaga fresh na fresh dito. Ito ay pag-aari na po ni bukid nito ay kay Kuya Simo Milo. So dito na po ako dumaan sa labas sa upang tunguhin yung boundary namin dito sa may laga. So ayan. Pasok ulit ako dito. Ayan. Diyan lang din po ako nanggaling kanina. Diyan yan. Tapos lumusot ako doon. Ayan. So, andito. Oo, nahandito. Ayan. So, nandito kahangganan ng ating tataniman. Papunta doon hanggang doon. Ayan po. Medyo masukal pa, marumi pa yung pilapil, pero saglit lamang po yan na malilinis kapag nagdatingan na dito yung ating mga tao. So siguro baka bukas ay papupuntahin ko sila rito at upang magtrabaho. Ayun. Natatanaw nyo po yung nag-aararo kanina. Ayun siya. Layo po. Ganito lamang po ang buhay dito sa probinsya. Buhay bukid. At napakasarap. Walang amo, tayo po ang amo. Ayun. Kunting linis lamang po ito mga sulibay. Kunting asikaso lamang. At mapapaganda natin muli itong ating bukirin na pinagyaman ng aking ama noong araw. So nalilibot po natin ang mga sulibay. Ayan, naigala ko kayo dito sa isang area ng aming lupain. Ayan, lulusot po tayo dito. Saan kaya? Ah, dito na. Dito na lang. Oh, dito nakapagtanim na po dito sa kabila. Ito naman ay sa aking ate. Ayan. Ito natamnan na. Ayun. So lilibuti po natin. Samahan niyo lang po ako sa pag-ikot dito sa aming lupain sa may Sitio Balantas, Barangay Tubo-Tubo South. Dito pa rin sa aming bayan Santa Cruz, Zambales. At hanap tayo ng magandang madadaanan. Hindi po namin pinapatabas o pinapatanggal itong mga puno sapagkat malaki po ang maitutulong nito para mapanatili yung oxygen, sariwang oxygen. Ayan. May bagong punla po pala dito. Ito ay sa aking isang ate. Ayan. Aking ate Melly. Ito po ang kanyang taniman. So ito yung kanyang punlang palay. Ayun, hanggang doon. Pero yung area na po doon, sa may nagkukuliglig o nag-aararo, yan po yung ating tataniman. Yan sa nilibutan po natin doon sa kabila. Hanggang doon sa may ibaba. Yan. So dito abot na abot po ng irrigation, abot na abot po ng tubig ng ating irrigasyon. Ayan. So wala pong problema pagdating sa patubig.
Ayan po mga kasulibay, naway naibigan ninyo ang sandaling kayo na ilibat ko dito sa aming lupain. At ganoon din po, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay at tumatangkilik sa aking channel. At kayo lamang po mga viewers ay mag-subscribe at pindutin lamang ang notification bell upang updated kayo sa lahat ng video na aking i-upload. Maraming maraming salamat po mga kasulibay and God bless. Mabuhay!